Hi guys! Welcome po sa aking vlog dito po sa Once in on Place dito po sa Barangay Sao Dulantan sa Cavite. Ngayong araw po, isishare ko sa inyo kasi meron po mga reopen units dito dito sa Once in on. Ibig sabihin, konti lang po yung units. Meron tayong RFO, meron tayong ongoing, at saka pre-selling. So, ibig sabihin, kapag RFO, payable lang po ng 3 months yung ating equity. Kapag ongoing, 6 months. Kapag pre-selling naman po yung prepare nyo sa mga hindi naman mamadaling lumipat, payable siya ng 12 months. Anyway, ito po yung ating actual units. Ipapakita ko po sa inyo. Tara! Yun nga guys, reopen lang po ito. So, konti lang yung units natin. Ang turnover natin, complete. So, two-story townhouse siya. Meron siyang 2 bedrooms, 1 toilet and bath, may service area, saka meron siyang parking. Ito yung pinaka-parking area natin. So, ang haba po nito mula doon nasa 4.5 meters. So, kasyang-kasya po yung mga sedan na sasakay natin. Dito po tayo sa loob. Ito yung pinaka-front area ng ating bahay. So, malapad siya. Makikita niya meron siyang bintana dito. Dito tayo sa loob, pasok tayo. Anyway, ito yung ating pinaka door. So, steel po yung ating door dito, kaya matibay. Dito tayo sa loob. Ayan, ito guys yung ating actual turnover unit, pinaka living area po natin. Kapag end unit po yung prepared nyo, meron siyang windows dito, sliding, pero kapag inner po, sarado po ito. So, dito banda, living area, tapos meron po kayong mga bintana pa dito, analog. So, pwede siyang open para yung hangin pumasok po dito. Yan. Yung mga outlet natin, ka-ready na po. Ito naman yung kitchen natin, kung saan dito tayo magluto. Tapos, meron na din po cabinet. So, may faucet na rin po ito. Naka-stainless yung ating lababo. Itong area na to, meron tayong space para naman sa refrigerator. Naka-ready na po yung socket. Tapos meron tayong pinaka-bintana dito. Kaya pag magluluto tayo, ito siyang open para pumasok po yung amoy ng ating niluluto. Dito naman sa right side, dito naman yung ating toilet and bath. So, kompleto na po yung ating toilet and bath. Kaya makikita nyo, mataas po yung tiles. Halos sa balikat po. May shower na. And then, lavatory. So, meron nang lagay ng tissue. Ayan, may bintana po dito. Ito naman ay service area natin sa likod. So, meron tayo ditong 2 meters. Ayan. So, halimbawa, na-turnover po yung unit sa inyo, pwede nyo siyang i-extend or pataasan na po dito para gawin yung kusina. Then, nakaready na po yung pinaka, ano ba ito, gripo dito sa likod. Para pag magbaba-extend po kayo, pwede nyo pong lagyan ng lababo dyan. Doon po tayo sa second floor. Guys, punta naman tayo sa taas. So, by the way, yung hagdan natin, mapapansin yung solid wood siya, na yung combination na siya ng yung handrail natin is bakal. Tapos meron tayong bintana, by the way, dito. Para pwede nyo open para pumasok din yung hangin. Yan po. Analog. Dito tayo sa taas. Ito naman yung breaker natin sa area na to. Tara, sa taas po tayo. Dito tayo second floor. So, pag-akit natin, meron tayong bintana dito, jalousy. Ayan. Tapos meron tayong socket dito. So, room number one. Ito yung pinaka room number one natin. Yun nga, kapag end unit, meron kayong bintana dito sa side. Tapos ito yung pinaka-jalousy natin dito sa bintana natin. Tapos, naka-ready na po yung mga lagay ng aircon. Sasalpak nyo lang siya. Tara, dito tayo sa master bedroom. Master bedroom! Wow, ang laki. Ito yung pinaka-master bedroom natin. Ay, makikita nyo po, kapaluwag. Master bedroom. Tapos, yung pinaka-window natin sa front, analog. Ayan, naka-ready na din yung lagay ng aircon. Meron pa tayong space dito.
Sakali maglalagay tayo ng cabinet, belting cabinet dito sa area na to. Ayan, nakaready na yung saksakan ng aircon. Yun nga guys, tara, sa baba tayo. Ayun guys, kung nagustuhan nyo itong bahay na to, yun nga sabi ko sa inyo kanina, reopen lang po ito. So ilang units lang siya. So paunahan na lang po sa may mga interesado. So i-discuss ko sa inyo yung ano, yung computation, pag-ibig pinansin lang po tayo dito. Yun nga, ang lote natin, 50 square meter ang floor area, 46. So at isipin natin, nasa around 2.48 million yung ating total contract price ng bahay. And ang down payment po natin dito is 372,000. Ilalas po natin yung ating 10,000 reservation, magiging 362 na lang siya. Ngayon, kung ang prepared nyo po is RFO, sabi ko nga po kanina, payable siya ng 3 months. Ibig sabihin kasi gawa na po yung bahay. Then kapag ganun po kasi, i-apply na agad sa pag-ibig. Ganun po siya. Tapos, nawala na yung aking kodigo. Ayan. So, loanable value natin sa pag-ibig is nasa 2.1. So, yung ating magiging monthly amortization sa pag-ibig for 30 years is around 14,500. And the required income natin is 42,000 pesos. So, yun, sa mga interesado, message na lang po kayo sa akin. Then, para ma-assist ko po kayo dito sa Once in a Place, dito nga po sa Barangay Saudolan, Tansa, Cavite. Yun lang po. Thank you po and God bless everyone.